Attorney, you can't do this. There are kids involved. Hindi mo pwedeng agawan ng mana at bahay ang mga bata. Ibalato niyo na yung bahay sa mga bata. Eh, yun lang titirang alaala ng mga magulang nila. Meron naman kayong one-year redemption period para mabayaran ng utang ng mga Victorio at para mabawi niyo ang bahay. Now, until that time, walang pwedeng tumira sa bahay na yon. Kung gusto niyo umapila, well, you know where to go. Okay. Well, I guess I'll just see you in court. We have to go ahead. Okay. Thank you. Thank you. Jin, paano natin sasabihin sa mga bata na hindi na sila makakabalik sa bahay nila? Kanya! Ito yung mga alaga ni Jin Bulag! Oh! Ang kakiyot! Kuya Rambo! Hello po! Kuya Rambo! Hello! Surprise! Siya nga pala! Sabi ni Tito Jin mo, mahilig ka raw sa Lego. Kaya, nagbigay ako sa iyo ng Lego! Yan o! Matigil yun, mataas na mataas yun, ha? Opo, salamat po, honey. At siyempre, para kay Ate Da, para sa kakikayan mo. Uy, kukuli ka po yan, ha? Salamat po. Kay Ate Ningning, meron akong dabit para sa kanyang manika. Ayan o, marami yan o. Ito pa, siyempre. Yan, para sa lahat yan. Kaya, salamat po. Tumay, o yan o. Kung hindi na makakabalik yung mga bata sa bahay nila, edi sama-sama lang kami sa isang bahay. Kailangan ko lang magsipag magtrabaho para hindi sila magutom. Mga pag-aral, tsaka yeah, mabigyan ko sila magandang kinabukasan. Oh, napapangiti ka. Wala, naisip ko lang kasi maling-mali pala yung pagkakakilala ko sa'yo dati. Kasi dati akala ko batugan ka. Wala kang ginawa kundi tumambay at saka uminom. Well, maybe there was some truth to that. Pero akala ko kasi walang pupuntahan yung buhay mo. But look at you now. Ang dami mo nang naisakripisyo para sa mga bata. Pamilya ko na kasi sila. Siguro sa dami ng aral na natutunan ko sa nanay ko noon, ang hindi ko malilimutan, ang pamilya, hindi sinusukuan. Kahit na yung tatay ko, sinukuan kami. Nung namatay ang nanay ko, hindi mo na siya magpakita para makiramay. Sumama na kasi sa ibang babae. Sobrang sakit nun. May sakit na naramdaman ko nun, ayoko maramdaman ni Emong, ni Dara o ni Ningning. Aminin ko. Minsan naiisip ko kung kaya ko bang buhayin yung tatlo. Pero lumag-isa lang naman ako sa buhay. Nakayaan ko naman. Ngayon lang ngayon, hindi na pwede sarili ko lang naisipin ko kasi tatlong bata na yung pasampasan ko. Yasam siguro. Normal lang na matakot kahit pa paano. Natutunan ko sa aral nung kay nanay, walang problema ang hindi malalampasan. Basta nagmamahalan. Then hindi ko iwan yung mga bata. Then hindi ko sila susukuan. Then hindi ako tutulad sa tatay ko. Paninindigan ko yung mga bata. Kasi mahal nila ako. Mahal ko rin sila. Mga pala yung mga kaibigan ko. Magandang araw ho. Ay po. Ilan po, madama. Atty. 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 Nabawi na po ba yung bahay nila, mami at daddy? Pupunta na po ba tayo doon? Hindi pa eh. Kailangan pa siksong yung si attorney bago tayo payagan makabalik niyo sa bahay niyo. Sensya na kayo. Atty. Jean, ano po ba nangyari doon? Bakit nila kinuha yung bahay natin tsaka yung mga gamit natin? Niloloko sa mami at daddy niyo. Dalawa niyo na isipin yan. Tsaka huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maibalik sa inyo yung kinuha nila. Hindi namin kayo bababayaan. Okay? Thank you po, ah. Eh, saan na po tayo pupunta ngayon? Saan po tayo titira? Ayan, attorney. Ito yung uupahan namin. Okay naman, di ba? What about the kids? Saan sila matutulog? Dito rin po kami, attorney B. You mean, dito kayong lahat? Eh, wala na kasi bakante yung kwarto sa manang baby. At saka isa pa, tagtag gastos lang kung maghahiwa-hiwalay pa kami ng kwarto, di ba? Baka gusto nyo, sa bahay na muna namin kayo magstay. No offense, Mel Jean, ha? Gusto ko lang talaga na maging komportable yung mga bata. What do you guys think? Thank you po, Attorney B, pero dito na lang po kami. Attorney B, nag-e-enjoy na po kasi kami dito, eh. Tsaka po, nakakatakot yung daddy niyo. Parang monster, pag magalit. Shhh! Naku, Atty.
Peace po tayo, ha? Huwag niyo po kami susumbong, ha? Siyempre hindi. And just so you know, wala ngayon ang daddy ko. Nasa States. So walang monster. Nasama ba kayo, Tito Jean? Hindi na. Dito naman ako nakatira dati, di ba? Kung hindi sisama si Tito Jean, hindi din ako sasama. Attorney B, pasensya na po, dito na lang kami, ha? Salamat po sa pag-alok, Attorney B. Mas okay na din po yung maliit na kwarto para magkadikit-dikit po kami at never magkakalayo. Salamat. Andiyan na yung mga bata. Oh, bawi kami! Yes! Ano? Sana nga maging masaya ang mga bata dito. Mahirap ang pasaya ng mga bata na layo sa magulang, pero subukan natin. Well, I have to get going kasi susunduin ko pa si Lorry. Okay. Tulong ko to sa inyo. Ako ba? Hindi na kailangan. Hindi naman sa kini-question kung kakayahan mo. Pero iniisip ko lang, saan kayo kukuha ng pambayad ng rent? Saan kayo kukuha ng pambayad ng pagkain ninyo? Yung pang-araw-araw ng gastos. Ako nang bahala, Tommy. Jean, come on. Sige na. Tay! Umiyak ba kayo? Bakit po? Masaya lang ako dahil hindi mo pa ako nakakalimutan. Pwede ba naman yun, Tay? Kahit palibalik na rin yung mundo, ikaw pa rin yung tatay ko. Salamat, ha. Ano? Kumusta ka na? Ayos naman po, pero may bad news po, eh. Ha? Huh? Yung bahay po ni Mami Lilit tsaka ni Daddy George, kinuha ng bangko. Yung kotse tsaka po yung allowance namin, kinuha rin. Kaya doon po kami nakatira sa dating dorm ni Tito Jean. Ba't lang ka ganun? Ewan ko po. Nagulat nga din po kami. Kumakain ka naman na mabuti. Opo. Yung tulugan mo, komportable naman. Pwede na rin po. Ano yung pag-aaral mo, yung mga pangangailangan mo? Alam mo, napunta kasi ako dito sa loob. Gusto ko man tumulong. Kaya mag-aala, Tay. Ginagawa naman po ng paraan ni Tito Jean, eh. Astig nga po, eh. Anak, kakausapin ko lang yung Tito Jean mo, ah. So, ano ang plano mo? Ang gana pa ang trabaho. Hindi ba sabi mo hindi ka nang pagtapos ng pag-aaral? Ang hirap-hirap gumawa ng trabaho di sa nila. Eh, kung makakuha ka pa naman, kulang pa yung para sa isang tao. Mabuti na yun kaysa wala. Hindi ako papayag. Kulang makukuha ng anak ko. Meron akong maitutulong. Kung galing sa masama yung tulong mo, di bali na lang. Salamat. Sa panahon ngayon, wala nang masama-masama o mabumabuti. Isipin mo naman yung mga bata. Isipin mo yung anak ko. Kaya ko silang buhayin sa tamang paraan. Tanggapin mo yung tulong ko. Pwede mo siyang ilayo. Bumili kayo ng lugar kung saan komportable, kung saan sila ligtas. Okay na, salamat na lang. Ako nang bahala. Masyado kang mayabang. Siguraduhin mo lang walang mangyayari sa anak ko. Kasi pag may nangyari, alam mo na kung sino makakabangga mo. Pinag-usapan niyo kanina ni Tatay. So may ginawa na naman siyang kalokohan, eh. Amang hinala ka rin, eh. Ayoko lang ulit mabigo ni Tatay. Alam mo, hindi ka nag-iisa. Marami niyan, pakaramdam nila, binigo sila ng tatay nila. Alam mo kung bakit? Dahil bihira ang tatay na sapat sa mata ng anak niya. Bakit? Siyempre, masyadong mataas ang expectations natin sa kanila. At madalas, imposible ito maibigay ng kahit na sinong tatay. Kailangan mo maintindihan na walang perpektong tao. Walang perpektong tatay. Ang mahalaga, ginagawa nila ang makakaya nila. Ang responsibilidad nila sa anak nila, sa pamilya nila, sa abot na kanila makakaya. Ang mahalaga, mahal nila anak nila. Mumahal ka ng tatay mo. Swerte ka nga, eh. May iba dyan. Hindi malang nakaranas ang pagmamahal ng ama.
hayaan madamay ang anak ko sa gulong pinasok ko. Huwag mo siyang hayaan matagpuan ng mga taong inagrabyado ko. Ako ang nagkasala. Ako na lang ang parusahan mo. Boss, sige na. Para mo pwedeng singit niyo ako sa lineup. Kasi isang set lang. Kailangan ko lang talaga eh. Sensya ka na, Gene. Puno na kami. Hanap ka na lang muna ng gig sa iba. Ilang bar na yung pinunta ko, walang available na pwedeng tugtugan, boss. Sensya na talaga. Boss, sige na naman. Maski ano na lang, kaya ko na mamiski ng trabaho eh. Kahit ano. Uy, Jin! Kilos na! Ang dami pa, oh! Dr. Jin, nasakit po ba kamay niyo? Hindi naman, okay lang. Na po. Oh. Ba? Ano, Tito Jin? Harder? Harder! Tito Jin, salamat po ah. Binusog niyo po kami. Sana bukas, ganun muli. Hayaan niyo. Araw-araw ko kayong bubusugin kapag nakahanap na ako ng matinong trabaho. At saka, ititira ko kayo sa apartment para hindi kayo nagsisisigan dito sa isang kwarto. Alam niyo po, Tito Jin, para po magkatotoo yan, kailangan natin mag-ipon ng maraming-marami. Bali na si Batman. Oh. Ito, Jin. Penta lang natin yan para makadagdag dun sa ipunin natin. Kuya Emong, di ba yun yung favorite shoes mo? Hindi na ngayon. Ay, Ito, Jin, eto. Ah, eto. Penta na rin natin to. Gusto rin daw kong tumulong ni Twinkle. Bye, Twinkle. Ibibenta po si Twinkle? Kunin niyo ang mga gamit niyo. Ano ba kayo? Kunin mo si Twinkle. Wala magbibenta sa inyo. Kung gusto niyo makatulong, magpakabait na lang kayo, ha? Talagaan niyo mga sarili niyo. Hi, salamat! Thank you very much po, Tito Jin. I love you, Twinkle. I love you po, Tito Jin. Tito Jin, alam niyo, para kayo si tatay. Sinusolo niyo yung mga problema para hindi ako madamay. Kape, Jin. Sige lang. Jin. Oh. Alam kong mahirap magpalaki ng mga bata. Malaking responsibilidad yun. Alam ko yun, Toy. Kakayanin ko to. Paano mo kakayanin, Jin, eh? Wala kang ng trabaho, di ba? Bakit di mo nalang ibenta yung bahay sa San Marcelino? Ano ka ba? Sana ang gusto ko ibenta yung matagal ko nang ginawa yun. Mahalaga sa akin yung bahay na yun. Marami masayang alaala ang pamilya ko doon. Tsaka isa pa, hindi naman ako tamad, tol. Masipag ako, alam mo yan. Basta marangalan trabaho, papasukin ko. Gagawin ko lahat para mabuhay ka ng maayos yung mga bata. Ikaw na munang bahala kay Lorry, ha? Yes, ma'am. Kailangan kong bumalik ng opisina. Ate, bakit bawal po ba ako sumama? Hindi kasi nagkaroon kami ng emergency meeting sa office. Sa ibang araw na lang kita ipapasyal, honey, ha? Ate, Bianca, yung totoo. May problema, no? Ikaw talaga. It's nothing that ate can't handle. Okay? You take care of yourself, honey. Okay? Abay. Thelma, ikaw na bahala. Sige po. Tito Jin. Ayaw niyo ba po pumalitan yung gitara niyo? Bulok na po ata yun eh. Parang bibigay na. Hindi ko pagpapalito. Ay ko to eh. Bili sa akin ang nanay ko yan. Naalala niya kasi sisikat ako eh. Sana kung nangyari yung wala tayo dito. Sana malaki yung kama natin. Tiga-isa-isa tayo ng kwarto. Hindi tayo nakatira sa isang maliit na kwarto, di ba? Pero Tito Jin, pag nangyari po yun, pag sumikat kayo, papaalaga niyo na lang kami sa mga alalay niyo. Ayaw niyo ba yun? Ayaw! Mas gusto namin yung magkasama tayo ng ganito. Ikaw talagang bata ka. Lambing-lambing mo eh, no? Pero Tito Jin, di bale. Balang araw, sisikat din po kayo. Kasi po, ang galing niyo mag-gitara, ang galing niyo pa kumanta. Oo nga po. Saan na yun? Ang importante ngayon, todo kong paghahanap ng trabaho. Di ba, ama? Opo. Jin. Oh. Okay, magaya na.
Tatapuan din tayo ng swerte. Yeah. I'm glad you came. Kala ko hindi ka nasisipot eh. Hindi naman ako katulad mo. Marunong akong tumupad sa usapan. Well, you look great. You look really good. I don't need your flattery, Jacob. Ang gusto kong malaman, bakit ka bumabalik sa buhay ko? Annulled na yung kasal namin, Dayan. I don't really care about your personal life. Nakita kita kasamang bata. Is she our daughter? Bianca, 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 Bianca! I just wanna hear the truth from you. Is she our daughter? Kapal din naman ang mukha mo na hingin sa akin ang katotohanan pagkatapos ang lahat ng kasinungalingan mo noon. I don't want you in my life anymore. So leave me alone. Bianca. Bianca. Makisundo mo na ako, please. Bianca. Bianca, please, look. Bumalik ako dito, okay? Hinanap kita pero hindi kita nakita. Kasi nga ayoko nang magpakita sa'yo. Hindi ko pinangarap na maging kerita mo. Iniwan ko asawa ko para sa'yo. Wow. Dapat pa magpasalamat pa ako sa'yo ngayon. Should I be swept off my feet now? Bianca. Hindi ko mapapatawad ang pulo ko na ginawa mo sa akin. Tapos na tayo the moment na nalaman ko na may asawa ka na pala. This can't be over. Hindi pwede dahil may anak tayo. Sino yung kasama mong bata? You mean Lorry? She's my sister. Wala tayong anak, Jacob. I had a miscarriage nung araw na iniwan mo ko. Now here's the truth. Nawalan ako ng anak dahil niloko mo ko at iniwan mo. Hindi na ako papayag na saktan niya ulit tayo. Yan ang sinasabi ko, di ba? Oh. Yaman, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Okay na okay to! Okay! Okay na okay! Okay na okay! Oh, yan na okay! Kuya, bok niyo to! Hindi lang. Ay, ba't? Wow. Yes! Eugene, may sawal niyang pagkakas gamitin. Salamat, Tola. Educational background? Nakatapos ako hanggang second year college. Mahaga kasi ako nagbanda. Requirement po ba na may diploma? No, but it's always an advantage. We'll just call you if you qualify for a job. Salamat po. Yun! Set! Yun, no? Yes! Kailangan mong graduate eh. Ako nakita doon. Yeah, mas marami to. Ayun, Tito Jin. Pwede yan. Eugene! Tol. Gusto paghahanap mo ng trabaho? Wala pa rin swerte. Malay natin bukas. Oo naman, ikaw pa. Tito. Hoy! Si Jin ba yun? Sabi ko ni. Grabe, totoo nga balita. Ano, nandito ka pa rin. Bumalik ka na. Kamusta na yung mga bata, Jin, ha? Sana naman eh, hindi tumiri ka mga mata sa'yo. Okay naman no, tita. Nagagawa ko ng paraan. Oh, talaga, ha? Well, 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 well. Pa-explain nga sa akin, buntis si Bianca. Buntis din ang nanay niya. Menopausal baby yung kapatid ni Bianca. Klaro, di ba? Hindi eh. Tsaka alam mo, nung nakita ko yung bata, iba yung naramdaman ko eh. Bet hindi mo kaya isuggest kay Bianca, magpa-DNA test kayo para lang manahimik ka. Hindi papayag yun. Siguro kung gagawin ko man yung kailangan, dumiretso kay Lorry. Ang daming chicks dyan na po pwede mong anakan. Ba't pa si Bianca ang gusto mong punteriyahin? Mark, si Bianca ang gusto ko.
si Bianca at wala nang iba. Dapat nga hindi ko na siya iniwan eh. Tara! Wow! My favorite pasta! Yes! Yung seat mo talaga! For Lorry, anything in the world. Thank you, ate. Of course. Teka lang. Tikman mo, ha? Opo. Yeah. How is it? Huwag mo akong bulahin, honey. Perfect! Thank you talaga, ate. Lagi ka perfect. Pwede ka na maging mommy. Busin mo yan, ang dami mong nilagay dyan. So, bibili na kayo kutu. Mga bata, tipid-tipid muna tayo sa pagkain, ha? Almost na yung budget natin, eh. Oh, sakit, bili na. Anong ano ba mga pansawag para sa pinakbet? Pinakbet? Ito, ang palaya, sitaw, talong, okra, kalabasa. Kung gusto mo, haluan mo ng baboy at galunggong para mas masarap. Oh, nice. Oh, Tito Jin, parang pinagpapawisan kayo ng malakit. Mahal pala. Kaya kayo, dapat lahat ng kinakain nyo, inuubos nyo sa plato, ha? Kailangan wala natitira. Kailangan simut-sarap. Okay po! Tito Jim, bili na po tayo ng pinakbet. Please! Manang sige, pwede nga akong kalabasa at saka sitaw. Nye! Kalabasa at sitaw lang? Ay, mahal nga. Eh, oh, mahilit pa yan. Kain na. Salamat, Jane, kain tayo. Sige, salamat. Game! Tara na. Tata! Mahir pa pagkatiyan nyo. Tito Jin, paano po kayo? Ano po kakainin nyo? Busog pa ako. O yan, busin nyo yan, ha? Mas po, Tito Jin. Sige, kaya lang na kain. Let's dismiss. Chariyo! Kyunghae! Taekwon. Hi. Can I sit beside you? Sige po. What's your name? Lorry po. Lorry? Hi, Lorry. My name's Tito... J. Tito J. Hinihintay mo ba yung sundo mo? Opo. Parents mo? Ay, hindi po, ate ko lang po. Yung ate mo ba may boyfriend, asawa, or manligaw? Ay, wala po. Panay po kasi work yung ate ko eh. Meron po ba kayo susunduin? Meron. Yung anak ko. Actually nga, ano eh, she's just like you. Yung mga hilig niya, mga gusto niya, sa akin siguro nagmana. Medyo boyish, adventurous, parang ganun. Like me. Just like you, Lorry. Just like you. Just like you. Ay! Oh, sorry. Sumabit. Okay lang po. Si Yanni, assistant ng ate mo. May kailangan kasi akong ibigay na paper sa kanya eh. Ako naman po si Lorry, kapatid ko po si ate Bianca. Pero di ba po si ate Yasmin yung assistant ni ate? Na-stress kasi sobrang workaholic kasi ng ate mo. Simula nga na magtrabaho ko doon, puro overtime na lang ako. Wala na magkakagasto sa akin nito, sobrang haggard ko. Gusto niyo po bang kausapin ko si ate? Naku, wag baka masisanti ako. Eh, alam ba kung bakit ganun yung ate mo? NSB ba siya? Ano po yun? No boyfriend since birth. Pero parang imposible naman sa ganda niyang yun, no? Siguro po, nihintay lang ni ate yung perfect para sa kanya. Pareho pala kami, no? Ako rin naantay ko yung perfect guy. Gusto ko yung gwapo, maganda yung balat, maganda yung mata. Parang leading man sa Korean novela. Pero sa tingin ko po, yung perfect para kay ate, yung talagang mamahalin siya. Kasi si ate ang pinaka-the best na ate sa buong mundo. Nakakuha ako ng... hair strand ni Lorry. Pare, pa DNA mo. Ano? Iba ka talaga, pare. Hindi ako magpapatalo ng ganun-ganun lang. Eh, paano kung ma-confirm na anak nyo nga si Lorry? Simple. Hindi papatunayan ko kay Bianca na kaya kong maging mahusay na ama sa anak namin. I'll win her back.
Tigilan mo kasing pag-consente sa kaibigan mo! Umaabuso na eh! Hindi naman tayo isa ni Jean, ano ka ba? Minamalas lang yung tao kaya hindi makahanap ng trabaho. Intindihin mo na lang muna! Intindihin? Ha? Ang dami nating anak! Lahat ng kwarto dapat ng dorm na to, may umuupa! Sapat naman yung kinikita natin ngayon ha! Bigyan pa natin ng konting panahon! Tulog na lang natin kay Jean tsaka dun sa mga inaalagaan niyang bata! Alam mo, cutie babe, ayoko magkasira yung magkakaibigan ninyo. Pero naubos yung pasensya ko, naubos na talaga. Kunti na lang palalayasin ko naman ngayon.